Bago tayo magkumpisa, shoutout muna kila Ryan De Boton, Jonel Alagon, Jen De Matera, Edgar De Lansig, Edmundo Nicolas, at Macario Abubo. Kumusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Good news para sa Barangay Ginebra fans. Ginebra, kumpirmadong magpa-practice sa darating na May 21 sa Batangas City at posible pang makasama si Justin Brownlee. At sino itong veteranong player ang nanganganib mawalan ng pwesto at posible ding matrade ng Barangay Ginebra? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na din ang bell at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Good news para sa Barangay Ginebra fans. Ginebra, kumpirmadong magpa-practice na sa darating na May 21 sa Batangas City. Ayon nga sa post ng isang PBA source ay Ginebra will resume practice this coming May 21, 2021 at Batangas Sports Academy for preparation of upcoming 2021 All-Filipino Conference. Ayon nga dyan mga chong, ay kumpirmado ng mag-uumpisa ang team practice ng Barangay Ginebra para sa paghahanda sa nalalapit na All-Filipino Cup. Ayon kay Kume Marshall, ay nakausap na nga niya si Chairman Baham Mitra. Okay naman daw at hinihintay na lang nila yung letter para umpisahan na ang scrimmages games. Dagdag pa nito na nagpa-test na last week ang Meralco team at mag-uumpisa na nga ang kanilang team practice sa May 15. At ang ibang teams nga gaya ng Barangay Ginebra ay magpapa-test ngayong araw. Para sa akin mga chong, ay ito na ang unang hakbang para sa muling pagbubukas ng panibagong season. Sa ngayon nga mga chong, ay kumpirmado na ang Barangay Ginebra ay magpa-practice sa Batangas at pupwede pa ngang makasama si Justin Brownlee sa kanilang team practice. Para sa akin mga chong, ay maganda ito para sa Barangay Ginebra. Dahil kapag nandyan si Justin Brownlee ay mas magiging matibay nga ang kanilang team chemistry. Lalo na ngayon na mayroon ngang mga bagong kabarangay na kailangan makabisado ang laro ni Justin Brownlee. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Sino itong veteranong player ang nanganganib mawalan ng pwesto sa Barangay Ginebra ngayong season o sa mga susunod na conference dahil sa mga bagong dating ng kanilang koponan? Yan nga ay walang iba kundi itong 6'2 gunner na si Jeff Chan. Ngayon nga mga chong na napaka-loaded na ng guard lineup ng Barangay Ginebra ay nanganganib ngang mawala sa rotation ni Coach Tim Cone itong veteran gunner na si Jeff Chan dahil sa pagdating ng mas batang Brian Enriquez. Sa ngayon mga chong ay nasa DC-8 na ang players ng Barangay Ginebra at siyam nga dyan ay guards na posisyong nilalaro ni Jeff Chan. At sa baba ng performance ang ipinakita ni Jeff Chan last PBA bubble ay mahihirapan nga siyang makakuha ng playing time lalo na kapag naging maganda ang performance ang ipapakita ng kanilang 13 overall pick na si Brian Enriquez. Last PBA bubble ay nag-average lang itong si Jeff Chan ng 6.6 points per game, 2.4 rebounds per game at 2.4 assists per game. Below average nga yan para sa isang veteranong player. Kaya kung magiging maganda ang ipapakitang performance ni Brian Enriquez sa kanilang darating na team practice ay malaki ang tsansang si Brian Enriquez ang makakakuha ng dating pwesto ni Jeff Chan sa Barangay Ginebra. Pag nangyari nga yan ay mahihirapan ng makakuha pa ng minuto si Jeff Chan lalo na ngayon
na unti-unti nang bumababa ang kanyang performance dahil sa mga injury na nakukuha nito at hindi na nga rin ito bumabata. Ayon nga sa post ng isang PBA insider ay Ginebra Management plan to trade Jeff Chan if his performance is still below average and Brian Enriquez step up in upcoming All-Filipino Cup. Ayon nga dyan mga chong, ay pinaplanong i-trade ng Barangay Ginebra Management itong si Jeff Chan kung mananatiling mababa ang performance ang ipapakita nito sa darating na All-Filipino Cup. Para sa akin mga chong, ay didepende sa performance ni Jeff Chan kung ititrade ito ng Ginebra Management. Kung hindi nga magbabago ang laro nito gaya noong nakaraang bubble, ay baka itrade na nila ito dahil mayroon na nga silang Brian Enriquez na deadly din pagdating sa outside shooting. Naniniwala ako mga chong na hindi agad-agad ititrade ng Ginebra Management itong si Jeff Chan dahil alam naman nating lahat na may ibubuga pa talaga ito. Hindi niya nga lang maipakita ang kanyang full potential dahil sunod-sunod nga ang injury ang nakukuha niya noong mga nakaraang season. Naniniwala ako mga chong na minomonitor na din ng Ginebra Management ang performance ni Jeff Chan dahil simula nang makuha nila ito noon sa Phoenix ay bigla ngang bumagsak ang laro nito at simula noon ay hindi pa rin naging consistent ang performance ni Jeff Chan at mas madalas pa nga itong ma-injury. Kaya wala ngang choice si Coach Tim Cone kundi pagpahingahin ito. At yan nga ang dahilan kung bakit nawala ang kumpiyansa ni Jeff Chan sa paglalaro. Para sa akin mga chong, ay playing time lang ang kinakailangan ni Jeff Chan para maibalik nito ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro. Pero kung mai-injury nga itong muli, ay baka mas lalong bumagsak ang performance nito. Ayon nga sa post ng isang PBA insider, Coach Tim Cone wants to give Jeff Chan another conference to prove that he deserves a spot on their team. Ayon nga dyan mga chong, ay gustong bigyan ni Coach Tim Cone ng isa pang conference itong si Jeff Chan para mapatunayan na deserve nito na manatili sa Barangay Ginebra. Kung matatandaan nyo mga chong, ay personal choice nga ni Coach Tim Cone na kunin si Jeff Chan. Kaya hindi niya nga ito basta-basta bibitawan. At kung hindi man maganda ang ipapakitang performance ni Jeff Chan, ay naniniwala ako na hindi ito ititrade ni Coach Tim Cone dahil po pwede nga itong maging mentor ng mga batang player ng Barangay Ginebra, especially ni Brian Enriquez dahil maraming ang matututunan si Brian Enriquez kay Jeff Chan. Ano sa tingin nyo mga chong? Agree ka ba na manatili sa Barangay Ginebra itong si Jeff Chan para maging mentor ng mga mas batang player kaysa i-trade ito? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.